Yung mga dating customer namin. Hello mga kadalbok! Ayan, nandito kami sa kahabaan ng Aloger Road Highway. Ayun, highway pala. So, kasama natin ang aming isang karpintero. Ayun mga kadilbok, nakarating din kami rito sa aming bagong project dito sa customer, sa bahay ng customer. So ang susukatan lang namin dito is ng with carpenter is yung mga pintuan lang. O, meron po tayong 10 doors, although maraming doors ito, so yun lang ang nakuha namin na wooden kasi may combination siya doon sa iba na glass ang pintuan at saka mga aluminium. Ayan, samahan nyo kami. Akyat tayo sa rooftop at nagsusukat na yung ating carpintero na si Ram. Ram, okay. Nag-start na pala siyang magsukat ng pintuan kasi siyang may ano nito, siyang gagawa nito, tuka-tuka. Isang carpenter, isang bahay. Ayan, tingnan natin kung paano siya magsukat para sa mga frames and doors. So bali yan yung kontrata na dala niya pati yung design natin ng pintuan. Bali ang design ng pintuan is ayan, oh. Yan, very simple ano, yung modern design yan. Yan. Yan yung pintuan natin na napili or na dinesign natin na napili ng ating customer. Gawa na natin. Iyak pang bukas sa sariling bansa. Marami ang tapos sa pag-aaral. Maraming hindi. Kababa lang itong si ano, si Ram eh. Kaya hindi niya abot dun sa taas. May pagkapandak. Ay, pagkapandak ang ating carpintero. Yan ay Indiana citizen. Indiano. So, ayan. Tuloy-tuloy lang tayo rito sa itong bahay na to. Ah, ito, kwarto lang ito. Itong kwarto na to ay may sukat na 6 by 6 meters. 6 meter by 6 meters. Tamalay ang ating carpenter. Ram, smile. Aywa, hada Ram. So, ito pa isang kwarto. Itong kwarto naman is nasa 5 meters by 4 meters. So, wala pang pintura itong bahay na to, pero complete ceiling by gypsum board. Wala siyang design, very simple, ano lang, flat lang, and then with cornice. Bahay na to is may apat na kwarto. Palima yung sa maid's room, doon sa taas. Ayan. Ayan o. At kahapon, tayo ay bagong upit. Bagong tasa. Sabi nga nila is bagong tasa. May nagsabi nga na bag, ano yung tasa, di ba pag nag
ano ka ng lapis, 'di ba? Pag bagong bili yung lapis ay wala siyang hindi siya matuli. So tatasahan natin, kaya nga tinasa na. Bagong tasa. So tuloy-tuloy tayo at medyo mabagal ang ating karpintero na nagsusukat at parang nakasimangot. So pamimirindahin natin ito pagka tapos natin. Bili tayo ng gusto nila is yung cake at saka soft drinks. So ito yung bahay, ito pa yung parpuntang rooftop. So meron pang dalawang kwarto sa rooftop, isang maid's room at saka playroom at laundry room, ayan. So ito pa, every rooms meron siyang toilet, ayan, may kanya-kanyang toilet. So wala pang pintura. Ito pa. Ito, maliit na kwarto. Ang sukat nito is nasa 3x4. 3x4, may sariling toilet. Ayan. Kahit maliit na kwarto, may sariling toilet siya. Ito yung stairs, pababa. Wala pang railings. So, hindi naman namin nakuha itong sa railings dahil namamahalan sa presyo ng aming company. So, ayan. Maganda ang pagkalagay ng marble, ng top marble, kasi meron siyang lightings. Merong hidden lights dito. May hidden lights. Ayan, dito sa loob yan. So, maganda yan pagka ano, kasi LED. Ito, ang laki rin na kwarto ito. Nasa 7x6 itong kwarto na ito. So may kunting design dahil ito ay master room, master bedroom, ayan. So wala pa nga lang ano, wala pa siyang pintura or paint, ayan. Ang toilet niya, malaki rin, ayan yung toilet niya. Siguro may ano ito, bathtub or jacuzzi. Ayan yung design niya sa ano. Kalas. Ayan, ha, syempre sinusukat din yung depth nung ano. Ang depth nito is nasa 23 centimeter. 23 centimeter. So nakalimutan niya sigurong i-measurement yung door. Kaya binalikan niya. Kalasada folk. Oh, kadama. Okay. Puntahan na muna natin yung taas. Hanggang sa rooftop, sa open area ng rooftop. Yung room ng maid's room, ayan oh. Malaki itong maid's room, may sariling toilet, ayan. 4x3 ang sukat din niya. So ito yung labas, open area, yan. Super init dito. Kasi ang oras is nasa 10:35, yan, ito yung open area niya. So meron doon sa taas ng tangke, paglalagyan nila ng tangke ng tubig sa taas. So baba na tayo at napakainit. Puntahan natin yung gumagawa, nagsusukat na si Ram. Mati kalas. Fiba kita hadsa talata. La inta kalam kalasada. Okay. Ah, okay.
o nakalimutan niya na yung kapal nung pintuan, yung concrete. Ayun. Maganda ang kulay ng kanyang marble, kaya lang iba na pagdating dito sa going to rooftop in, siguro naubusan ang kulay. At tayo ay pababa dito na tayo sa ground floor. Ayan. Ang susukatan namin dito sa ground floor, ang pintuan is tatlo lang. Isang isang guest room at saka kitchen door, and dun sa women sitting room. Ayan. Yan yung sa guest room, yan yung sinusukatan niya. Dito ito sa ground floor. Sinusukatan niya. Saksi ang mga resibong naipon sa mga pamilyang nakaahon. Sa paglipas ng taon, hayahay na ngayon. Dugo at pawis, kanilang inialay. Buwis na buwis ang bahay. Hindi lang ang pamilya, sa inyo'y nakasalalay. Kasama ating bayan sa inyong tagumpahay. Ngunit may... Bali, ito yung family sitting area. Yan. O meron pa siyang decoration dyan, yung pinakang frame niya, pero hindi na sa amin. Ito yung area ng sitting room. Ayan yung ceiling niya. So may pagka old design ang kanyang ceiling nang makita ko. Ayan, old design na yan eh. So kasi ang mga design sa ngayon is pinturahan, ito maganda pa rin kasi all white, and then they have ito sa loob, hidden light. Ayan, nakakub light. So ito yung pinakang lobby. So malaki itong pinakang lobby. Yung aircon niya is naka-drop ceiling. Ito yung main entrance niya. So maliit lang na bahay ito compare sa mga iba na madaming entrance. Ito ay dalawang entrance lang nito, kaya para sa family and then sa main entrance. Ayan, susukat pa rin ang ating kasama dito sa kitchen. Itong kitchen malaki, malawak itong kitchen niya. Ayan, at meron puro siya, balot siya ng ceramic. Ayan, may dirty kitchen. Yan yung kitchen niya. Wala pang mga cabinet. Ah, hada saker. Saker hada. Close. Oh, sida. Kulo bab sida. Oh, kulo straight. Ayan. Maganda ang ceramic na niya. Pero, hindi ang ceramic niya. Mumurahin. Ito na yung itong sinusukat niya is panglas na susukatin niya. Ito ay pintuan nitong women sitting room. Ayan. So may pintuan pa. Close na close. So ganyan dito ang kanilang mga traditional sukat nitong mudslis sa kanila, mudslis nisa or women sitting room. Ang sukat niya is nasa 5 by 5 meters last na sinusukatan niya. Sapat na ang makita.
Tapos nang magsukat ang ating karpintero na isa. At hanggang dito na lang ang ating video for today. Thank you sa inyong panonood sa channel ni Del Bocro Vlog, ang inyong lingkod. Sa aking mga silent viewers dyan, sa mga supporters, ayan, sa mga sumusuporta kay Del Bocro Vlog Official, maraming salamat sa inyong lahat. At sa muli, sa aking pag-upload ng aking mga videos ay inyong abangan. So, ayun, anong sabi nga ni Del Bocro Vlog Official? Saan man kayo naroon, mag-ingat po tayo. Bye-bye! Hi, shout out po sa lahat ng mga OFW. Yeah. Del Bocro Vlog. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ano mga kaibigan, yung ating mga kababayang OFW.